Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mityang Ami from Japan, Kabayan. Aries, this video is for you, 72 hours. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito para sa personal reading. This is a general reading, Kabayan Aries. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay? Okay, we have the key, the woman, and the love. And siguro dito yung ano, when it comes to a woman, maaring ikaw to, maaring your friend, maaring kapatid mo, malapit sa puso mo, meron to mga mag-a-unlock sa'yo, no? May mga either this is a question, either this is a new destiny, or basta magkakaroon ng openness sa'yo, mga kasagutan or solution sa mga pinagdadaanan mo in your life. No, andito rin yung fulfillment, no? Maaring itong babae na to is a woman, is maaring there's your wife, friend, kapatid, maaring there's a quarant or there's a question. No, sa nakita ko dito. Maaring ikaw, ang dami mong questions sa sarili mo kung ikaw yung babae. No, o kaya ikaw kung ito is marami kang questions sa kanya. Also, maaring din because we have the heart, maaring ito yung isa na nagkakaroon ng isa sa tukso, di ba? Tukso sa'yo. O, kung hindi naman, this person is will give, you want to give na love sa kanya, or just an affection, mga ganun. Or maybe, ito yung, maaaring kung kaibigan mo siya, di ba? Halimbawa, babae sa babae, kaibigan mo siya na they always giving support and love sa'yo. Or if there is na kaibigan mo pero love mo to, di ba? Yun. Depende yun sa'yo. Nasa sa'yo yun. Ipasok mo sa ang parte ng buhay mo yan. Itong babae na to at itong heart na to, no? So, iba dito, it comes to a heart. Andito yung, yun nga yung love, romance, ganyan. Tukso. Yan. There's a giving love or you will give love. You will receive love. May mga ganun, no? So, nakita ko dito. But dito, andito rin yung, maaaring there's a communication ako na nakita sa'yo, no? Communication, you will receive a letter, news, good or bad. Iba dito is there, may document ako nakita. Hindi ko alam kung ano yun. Maaring merong mga, meron ka dapat ipasang document or may susulatang, may sulat or may speech ako nakita eh. Baka ito is related sa iyong trabaho, no? Kung ano man to. Baka may marireceive kang document, paper, something ganyan. Tingnan natin ang energy. Aries. Maginaw na sa amin. Nilalamigin pa naman ako. Anong energy ni Aries? 72 hours. Ito na tayo ha. We are entering to a new moon in Scorpio. No? Ito yung, this is a time na, kaya rin siguro dumating yung ano, no? Yung woman and love. Kasi new moon in Scorpio is a good for a relationship. Either sa sarili mo, either you are looking for a new love, or relationship sa mga tao, ganyan. Tingnan natin ang iyong energy. Uy, someone's offering. Ooh, okay. Ano pwede ko malaman? Thank you. May communication. Okay, energy mo this ano, Aries. 72 hours or this entering itong new moon, November, no? Ang nakita ko dito is there's a communication offering also. Mayroong ano dito, mararamdaman ka doon ng maybe celebration, happiness, close relationship, getting together eh. May getting together, o kaya may celebration, happiness, surprise party, event, or
may fun, enjoy, may having fun ako nakita. May mga a little achievement ka na makakamtan, no? Sa nakita ko dito. Either, iba rin is, you will enjoy the fruit of your labor and success. Malaki man ito, maliit. Yeah, may coming home sa iba. Hindi ko alam kung ikaw isuuwi ng probinsya ng ibang bansa o magagaling, may mga manggagaling sa malayo. Kumbaga, may coming home ako nakita, no? And then, maaaring ikaw is may pupunta ka ng wedding, di ba? Yung nakikita ko dito, hindi ko alam kung may offering din kasi ako nakikita. Iba dito siguro is a work offering, no? Baka kayo is gumagawa kayo ng, nagre-refer kayo ng mga bahay, di ba? Baka nag-aayos kayo ng mga nagbibenta kayo ng mga bahay o nagre-refer kayo o nagko-company kayo. Tama ba ako kumpuni? Parang ano yun sa sasakyan ata yun. Parang nag-re-rebuilding kayo ng bahay. Ganyan. O gumagawa kayo ng bahay. O kaya ng mga papeles. Ganyan. No? Sa ibang ganun. Nakita ko rin na hindi ko alam kung may nagpapagawa ng bahay o bibili ng bahay. Yun na nakita ko. And then, sa nakita ko rin dito na this entering ng November is more on excitement ang mararamdaman mo, as in excitement. Ganyan. May mga mag-o-offer sa'yo na ika-excite mo, na makakaramdam ka ng kasiyahan. Yan. Baka nga mayroon kang achievement na matanggap. Yan. Maaring ito is may pupunta kang wedding or may mag-o-offer sa'yo ng opportunity. Ganyan. May mga event actually. No? There's an stability. Reunion man yan, teamwork man yan, community man yan, communication. Kumbaga, iba dito sa inyo is maraming makikipag-communicate sa inyo. Kasi marami akong taong nakikita. Sa iba ha, sa iba. Maaring teamwork nga ito sa iba. Yun daw ang mga mararamdaman mo this. Ano? Good news. Good news to. Nakita ko is a good news. Baka nga sa iba sa inyo is travel. May nakita rin sa akong travel. Mga instant opportunity. Yan. May mga bigla ang mangyayari. Bigla ang communication sa iba, ganyan, no? May mga movement. Ang ganda no ano mo. Kahit na on and off yung magiging action mo. Kahit na minsan nagkakaroon ka ng dissatisfaction, pero may happiness and exciting pa rin na mangyayari in your life. Tingnan natin ang parating sa iyo. Magkakaroon ng ano, good foundation or relationship. Ano? May nakikita ako na ano, hindi ko alam matanda. Maaring ito is your parents or relatives. Hindi ko alam kung sinusuporta mo siya, inaalagaan mo siya, parang gano'n. May tao na. Nabilila ka ba sa buhay mo? Ito. Uy. Okay, ang parating sa iyo is opportunity. O, diba? Ang daming opportunity, ah. Ang daming, you are taking to the higher path, no? Ang parating sa iyo is an opportunity. Yan, maaaring ito is bagong trabaho. Maaaring meron ka ng isang sitwasyon na gagawin na ibibigay mo yung focus mo dito, no? Yung lakas mo dito sa nakikita ko dito. Dito yung, ano rin, ay, kung katinong. Ang katinong likod ko. Meron kang iti-take action na isang bagay na maybe it is idea, no? Idea of opportunity, creativity. Yan. Merong kang gagawing action, either adventure, no? Ang nakita ko dito. Meron kang iti-take responsibility in your life. Baka nga bagong trabaho to sa iba. Kasi you are focusing on ticket action. Kumbaga, yung parating sa'yo is, ang nakita ko to is yung ano, more on advantage to look forward in a positive way. Ang nakita ko dito. Kasi hindi to yung strength yun. Hindi to yung confident na you will start a new beginning in your life. Trabaho, opportunity, ganyan. Advantages to. Kung merong kang gagawin na isang bagay,
gawin mo na. You need to start a new beginning. Kasi itong sitwasyon na to, it's up to you to make it happen. Kumbaga, may mga offer naman na ibinibigay sa'yo. Either siya is dumadating sa iyong intuition, diba? Kaso, kung i-reject mo, i-reject to, hindi mag-i-stay ka dun sa mag-i-stay ka dyan sa hirap, diba? Pero kung mag-move at magkakaroon ka ng clear path to moving forward sa direction to find your goal, mabubuha mo kasi we have the strength. Take to the higher path talaga. Dito, you need to bring balance, no? You know, it comes also to money, ganyan. Ano, kailangan na doon na mag-save ng money, mag-ipon ka ng pera, mag-focus ka. Kumbaga, alamin mo, ano ba yung focus mo, ano ba yung layunin mo in life, di ba? Doon ka mag-focus. You need to create yourself, di ba? Take responsibility sa sarili mo rin. Lakasan mo yung lumo. Ah, oo, abo na, yun? Ano ba yan? Nag-iisa ka lang dyan, paano ka nahulog? Paano hulog yung bibig ko? Eh, nag-iisa lang naman. Oh, may musang pa. Patingin. Ano ba yung pinagkakain mo dun, anak? Yung anak ko, puro musang. Tingnan natin, anak, yung ano? Tingnan natin yung dapat iwasan ni Aris. Anong dapat iwasan ni Aris? Yung mapanghinaan daw ng loob. Di ba? Strength and strength. The four and the four. Oh. O, di ba? Magkatabi pa yan, oh. Yan. Tama nga ako, yung mapanghinaan ng loob. Di ba? Yung ma-stuck sa isang sitwasyon. Yung walang gawin. Yun ang mga dapat mong iwasan. O, di ba? Ang iwasan mo daw yung mapanghinaan ka ng loob kasi it's more on offering. No? Opportunity. This is an offering na kailangan mo mag-start kasi ng new beginning in your life. Mag-focus ka in a new beginning to create yourself. Kumbaga, iwasan mo na i-reject lahat ng mga nasa, yung mga idea mo, yung mga hindi ka kumilos, ganyan, yung mga opportunity. There's an offering kasi na, there's an offering sa'yo. Either this is a love, or this is a new beginning sa sarili mo, or opportunity ito. No? Nasa sa'yo na lang ito kung tatanggapin mo to. Pero ang sinasabi dito ni Universe, I always give you an offering, an opportunity. Pero you always rejected it. Or hindi mo lang to napapasang kasi you are focused yung meron ka sa ngayon. Kaya ang nangyari sa'yo is nagkakaroon ka ng on and off action. Naghihintay ka ng mga sign pero hindi ka nakikinig sa intuition mo. Diba? Kaya na sinasabi na sa'yo ng intuition mo, nagkumilos ka na. Pero nalalostop ka. Diba? Tumagahan dito yung you are not willing to let go. Yung mga interest mo sa ngayon. Yan. And then ngayon, iwasan mo daw yun. Yung hindi ka mag-take it action. You need to jump to your passion. To achieve your goal. To achieve our happiness and fulfillment. Yan. No, mas more ka daw na mag-connect sa sarili mo, to your soul, love yourself, find your happiness, find your fulfillment, lakasan mo yung loob mo, focus, no? Tiwala sa sarili, ganyan. Confident, katatagan, yan. Yun ang kailangan mo ngayon. Kailangan mong tiisin ang mga humahadlang sa'yo, ganyan. Nakita ko dito, hindi yun na makakapagbigay at makakapaghadlang sa'yo para gawin mo yung isang bagay to create again yourself or to go to your fashion, no? Diba dito makakareceive, maaaring ikaw or there is someone here na makakareceive ka ng ano? Text message. Diba dito is may kasiyahan eh. Maaring iba, new love? No? Maaring mayroong tao, ikaw or a vice versa, na maaring magkakaroon or curious sa'yo. Ganyan. Maaring ikaw is magiging curious doon or siya ang magiging curious sa'yo. Yun ang nakita ko. There's an offering. Kung anumang offering ito, opportunity love man ito. No? Tingnan natin ang love. There's a new horizon. Tandaan nyo, love is sa lahat, ah.
Paris in Love. Uy! Wow! Ano? Bakit? Bakit ano? Ah, okay. When it comes to a love, andito yung ano eh, no? May daw, ay, teka lang. Hindi ka makapag-desisyon. Nalilito ka eh, no? When it comes to love, nalilito ka. Kung ikaw is may karelasyon niya yun, ibig sabihin, mayroon ka pinagpipili ang dalawa. Ganyan. Magkakaroon ng delay-delay sa'yo. Yan. Ma-overwhelm ka sa mga information when it comes to a love. Yan, nakakita ko sa'yo. And then, maaring this is your friend, no? Maaring handoon yung pagkalito, either yung sa karelasyon mo ngayon, o dun sa kaibigan mo. Kung dalawa yung relationship mo, ganun din. No, sa nakita ko dito. Andito rin yung indecision, mga takot, pag-aalala, anxiety, stress. Or, andito rin yung parang hindi, parang may sitwasyon ka na hindi ka mag-iingat. No? May mga situation din na malalaman mo yung katotohanan sa isang bagay. Maaring sa kaibigan mo. Maaring sa karelasyon mo ngayon. Sa commitment, ganyan, nakita ko dito. Iba dito siguro ano, hindi ko nakikita eh. Kasi more on emotion of sadness kasi nakikita ko sa iyo eh. Kasi may gusto kang desisyonan na isang bagay. Titingnan ko ha. Ah, okay. I see. Okay, andito ka na sa iyo sacrificing. Magsasacrifice ka, pero may pagkalito pa rin. Magsasacrifice ka when it comes to a love. Malungkot man o hindi, when it comes to a love, mas gugustuhin mong ikaw yung masaktan, wag lang yung tao na yun sa buhay mo. Alam mo yun? Sabihin, pipili ka ng isa at mag-move forward ka. Ah, hindi pa rin. Tapos natin. Anong-ano na dito? Pero ang nakita ko, magsasakripisyo ko eh. Mm-mm. Sabi ko sa'yo eh. When it comes to a love, you will sacrifice. Isasacrifice mo yung nararamdaman mo. Parang i-accept mo yung sadness, ganyan. Pero andun pa rin yung ano, yung pain. Andun pa rin yung maaalala at maaalala mo pa rin every night. Yung sitwasyon na relationship na yun. May isasakripisyo ka when it comes to a life, to a love. Ay, okay. Tingnan natin ang katirahan ni Aris. Kamusta po ang pera ni Aris? Pero when it comes to ano, di ba sabi ko sa'yo, it's up to you to make it happen. Nasa sa'yo talaga. Yes, you are jungling. Pero, if you are start and yung beginning in your life, there's a growth. Renew yourself. There's an abundance ako nakikita sa'yo. Diba? Ayusin mo yung sarili mo ngayon dito with comes to your money. Kasi yung iba dito, you are jungling to your money. Huwag ka lang mag-manifest sa mag-manifest. Take it action. Ayos, pagsasaayos. It's, kasi merong magbubukas na bagong pintuan para sa'yo. You need to follow your heart. Ha? Start a new beginning in your life kasi kaya mo. Kahit ano, at actually kaya mo kahit ano. Gawin mo ang lahat para maging maayos yung sarili mo dito. Ayusin mo. You need to revert. You need to renew. Diba? It's time na to create again. To transform. To transition. Diba? Ang nakita ko, it's time to move. And i-end mo na yung mga bagay na situation na na-stuck out comes to a money. Yung hindi pagkilos, and muna yun. Tingnan natin ang advice. The devil. Oh, tukso.
Someone is obsessed. Nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka ba sa sarili mo? More give effort, ha? Advice. Ay, patay tayo dyan. Tingnan mo ito ko ikaw. The star. Dalawa talaga yung star. Oh, oh my God. Diyos ka po. Naloko na. Stress na stress lang. Ano ba yan? Higahanap hanggang ngayon. Hindi ka pa nakaka-recover. Okay. Sabi dito. Ay, may namimiss ka ba? Parang may namimiss ka. Dito yung ano, no? Minsan gusto mo mag-isa. Yan. Nandiyan yung situation, ang dami mong hiling, madami kang hinihiling, gusto mo ng katahimikan, syempre. Nandiyan yung may mga nare-remanizing ka, either your friend, na alala mo yung mga happiness, moment, hindi man ito sa friend, sa mga nakaraan, good things and happening, na happy. Yan, may mga naalala ka, maaring may tinitingnan kang ano, mga picture, ganyan. Basta meron kang naalala o namimiss na tao or vice versa. The advice is you need to heal. Kailangan mo makarecover sa difficult na sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon. Kinakailangan mo hanapin na yung ilaw o liwanag, no? Pagpapasya to eh, no? Andito rin yung it's time to revert, it's time to renew yung paniniwala sa taas, sa sarili, trust yourself, trust the universe, and kailangan mo ng peaceful dito, no? And then, trust more your intuition. It's time to create again. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang magpahatak sa mga nangyari in the past, no? Huwag mong isipin na parang hindi mo kakayanin lahat. Ganun. Kasi kaya mo, no? Ang kailangan talaga sa iyo is a healing sa ngayon. Is a healing. Forgive yourself, forgive others. Yun, nakita ko dito. I-correct mga dapat i-correct. It's time na magkaroon ka ng to clarity kung ano talaga yung mga gusto mong project o mga gusto mong gawin in your life. Yan. Discipline. And magkaroon ng mga logic, organize, control yourself. And, kumbaga, you are the authority kasi ng iyong sariling buhay, diba? Kailangan mo magpakatatag. Kailangan mo mag-andito. Dito sa pagpapasya. Decision making na to. No? Magpakatatag ka. Okay? Healing. Healing lang. Kung kinakailangan mag-withdraw ng something para makaroon ng kaliwanagan, diba? Yun. Siyempre, yung sa iba dito, andito yung hindi mo kailangang magmadali para mag-heal. Patient. Patient lang din. Pero, huwag kang mag-focus dun. Diba? Sa pain na yun. Sa mga pag-aalala na yun. Focus to revert. Focus to heal. Kasi, it's more an exciting opportunity na darating sa future mo kapag nagkaroon ka na ng revert at nagkaroon ka na ng trust sa sarili mo at sa taas. Kailangan dito kasi is a clarity, a decision making. Pagtatama ng mga mali, ganyan. Pagkukorek at magpag-action. Arigato namaste, God bless.